Papashibbo. Hi, Benj. Happy New Year! Today is January 3, 2020, and it is our first vlog for the year 2020, and it will be our first date na wala si Shibbo. It's just the two of us. Pa, what can you say? Magde-date tayo yung dalawa. Wala na tayong pera. Shibbo, ikaw wala akong pera. Ikaw yung sa-shopping ka pa pa? Depende sa sponsor. Sino sponsor? Bakit artista ka ba? Bakit ka may sponsor? We will be going to UP Town Center. Magagawin natin pa, mamimili. Post Christmas shopping. Kasi sobrang busy nung Pasko, nung bagong taon. Kasi nga umuwi sila Tinang at ang aking mga tita. Kaya, ayun. CNN is able to tell you now that NBA star Kobe Bryant was on board that helicopter and is now dead at the age of 41. Hello friends, today is January 28, 2020, and it's a Tuesday. Ininterrupt ko yung video namin kasi meron kaming gustong i-share. Supposedly, kahapon, January 27, 2020, nakasked talaga na i-edit ko tong vlog na to. Ito, nung January 3, 2020. Pero kahapon, pumutok yung balita, very sad news, regarding sa nangyari kay Kobe and sa daughter niya na si Gianna and 7 other people dun sa private helicopter. Yung pinaka-highlight kasi nitong vlog na to, nung January 3, is yung pagbili ni Papashibo ng dream shoes niya, which is yung Kobe 4. Nasakto naman kahapon na pumutok nga yung balita na yun. And nakakasad lang, kahit hindi ako basketball fan, kahit hindi ako mahilig manood ng basketball at wala akong hilig sa basketball, nakakasad lang kasi as a mother and as a wife, mawalan ka ng husband and mawalan ka ng anak. Which is nangyari din sa akin na nawalan ako ng daughter. Sobrang hirap nun sa feeling and I can't imagine kung ano yung nafe-feel ng mga naiwan, ng mga namatay dun sa helicopter crash. Lalo na yung naiwan ni Kobe at ni Gianna. So, in a way, in our little way, we just want to pay tribute kay Kobe and kay Gianna and dun sa 7 other passengers nung helicopter na nag-crash. So, let's pray. So, let's pray for the bereaved family of Kobe and dun sa other passengers nung helicopter crash. For healing and for courage and strength na ma-surpass nila yung nangyaring to sa buhay nila. Sa next video, si Papashibbo naman na mag-share kung about kay Kobe, kung bakit Kobe 4 yung gusto niyang shoes, kung bakit gusto niya si Kobe as a player, and kung ano yung feeling niya, yung reaction niya. Kasi siya, basketball fan siya. Mahilig talaga siya sa basketball. So, sasabihin niya sa inyo, isishare niya sa inyo yung na-feel niya dun sa nangyari. If you want to know more, if you want to see yung dream shoes ni Papashibbo, anong feeling niya, kung anong naging reaction niya, just continue watching. And let's continue with the vlog. Naalala ko dati grade school ako. Grade 7, no, first year, 2000s.
sobrang hate ko nun yung sila Kobe. Sobrang hate yung Lakers, Kobe and Shaq. Kasi Sacramento Kings fan ako dati. Sobrang rival kasi yung dalawa ng team na yun. Sobrang fan ako ng Sacramento na dahil kay Jason Williams, tsaka Chris Webber, tsaka Peja. Yun nga, natalo yung Sacramento. Yun, sobrang hate ko siya dati. Sobrang inis na inis ako, buwakaw, mayabang. Kasi nga, hindi siya matalo, sobrang clutch. Parang talagang, parang siya si Jordan eh, nung time na yun. Yun, so, after nung nawala ni Shaq, sobrang nirespeto ko yung laro niya. Nung nakuha niya si Pau, sila Odom, gumawa siya ng team niya. Sobrang nirespeto ko siya nun. Si Kobe kasi talagang sobrang iba yung ano eh, Mamba mentality. Sobrang focus sa laro, yung perseverance. Tapos, ang daming mga coaches na nagsasabi na sobrang grabe siya mag-training. Kunyari, may training sessions yung team. 2 hours, nandun na siya. Sobrang advanced. Basta, sobrang grabe siya mag-train. Kaya, yun, nakuha niya yung mga goal niya. Pero, syempre, napasok siya sa NBA. High school siya lang. Siya ata yung first player na na-draft from high school, no? Syempre, bata pa siya nun. 17 years old. Syempre, hindi pa niya magagawa yung pagiging role player. Syempre, wala pa siya. Kumbaga, parang matututo pa siya sa mga Hall of Famer dati. Sa mga star player dati. Nung time na yun. Sabi nga, inaral niya yung mga moves ni Jordan. So, from Jordan, maano mo siya. Talaga makukumpara mo si Kobe. Bawat galaw eh. Iba siya. Iba siya mag-train. At saka sobrang grabe yung perseverance. Kaya nakuha niya itong mga lahat ng awards, lahat ng championship, lahat ng mga medals, gold medals, Olympics sa Lakers, sa USA. Saka yun, sa mga individual awards, madami siya nakuha. Dati mga 2000 high school ako. Nauso na yun talagang nag-sign si Kobe sa Nike. Lumabas lahat ng mga Kobe lines na sapatos. Gulat ako, ang ganda nung sa 3 ako na in love eh. Pero high cut siya. Kita ko yung glad. Ganda, ang ganda sa paa. Tapos nung lumabas yung Kobe 4, sobrang in love na in love ako dun sa sapatos na yun. Pero syempre, bata pa akong college, wala pa akong pambili. Tapos yun, sabi ko, gusto kong magkaroon nito. Meron akong friend, si Patrick Holcomb. Shoutout sa'yo. Parang siguro napilit ko lang siyang bilhin yung sapatos niya. Used na yun. Nabili ko yun ng 3,000. Kobe 4 Del Sol na black. Yung sapatos na yun, sobrang na-inlove ako nun. Sobrang sarap sa paa. Kasi malapad yung paa ko eh. Kaya sobrang hindi ako pinupulikat sa paa ko. Hindi naninigas yung paa ko. Sobrang komportable. Magal yung panahon, syempre, may time din na nakipag-trade ako ng sapatos, basketball shoes. Nagkaroon ako ng Kobe 6. Colorway niya, lower Marion Aces. Kaso size 9, ilang beses ko lang siya nagamit. Okay siya, kaso nga lang, dapat pala half size bigger ako. Kasi dapat 9.5 ako doon. Medyo natagalan ako bago nakabili. Tapos yung colorway na gusto ko, yung Carpe Diem, pero wala na akong makita at saka sobrang mahal. Ano ako nakita ng store sa Green Hills, sa Got Goods na ang daming Kobe 4 doon, ang daming colorway. Awa ng Diyos, nakakuha ko ng Kobe 4 na Del Sol. Ito siya. Kobe 4. At apat na beses ko na siya nagagamit. Sobrang, yun nga, wala akong nararamdamang sakit sa paa. Sobrang komportable akong gamitin. At, ayun, hindi ko naman siya nakuha man ng SRP, pero talagang gustong gusto ko tong sapatos na to. Sabi ko, kung may pera pa ako, Kobe 4 pa rin ang bibilin ko eh. Ibang colorway nga lang. Ayun, sana tumagal to at saka magkaroon pa ako ng mga ibang Kobe 4. At saka talagang low cut talaga, low top shoes talaga yung mga
gusto ko eh. Yun nga, sobrang bad news kahapon, Monday. Sobrang devastated lahat ng buong tao sa mundo. Hindi lang yung mga diehard fans, hindi lang yung mga fans ni Kobe, ng Lakers, hindi lang. Sobrang grabe yung sakit. Kahapon, sobrang iyak din ako ng iyak. Kasi parang siya yung ano eh. Yung parang Michael Jordan nung panahon namin eh. Lahat ng mga player na gusto mo ngayon, siya yung gusto. Sobrang grabing kaganda nung career niya. Tapos after nung career niya, after bago matapos yung career niya, tinapos niya ng maganda. Tapos yung family niya, sobrang successful, sobrang saya ng pamilya nila. Meron siyang tatlong anak na sobrang mahal na mahal niya. Lalo na si Gianna, tinuruan niya mag-basketball. Tapos sobrang yung mga projects niya sa mga women's basketball, women sa sports ng mga babae sa Amerika. Sobrang supportive daw siya. Kitang-kita mo naman yung pagmamahal niya sa anak niya ngayon, si Mambacita. Siguro sobrang nung time na yun na pabagsak na helicopter, siguro sobrang grabe yung pain na nararamdaman niya kasi hindi niya alam kung paano isisave yung anak niya. Sobrang hirap nun bilang ama. Kung hindi ako makapaniwala, pagising ko, binulong lang sa akin ni misis na wala na si Kobe. Tapos yun nga, sobrang chinek ko kagad sa social media. At totoo yung sinasabi nila na heroes come and go but legends are forever. Siguro si Kobe talagang yung Mamba mentality, andyan na yan sa mga tao. Hindi lang sa mga NBA players. Kumbaga, nakuha ng mga tao yung Mamba mentality, hindi lang sa sports. Kumbaga, sa career, sa lahat, sobrang hirap nun sa NBA na wala yung isa. Hindi pa siya na-induct ng Hall of Fame, Hall of Famer. Tapos mag-All-Star Weekend pa. Sobrang, hindi mo alam kung paano i-celebrate yung All-Star Weekend eh. Kasi sobrang, alam mo yun, one of the greatest yung nawala. Hindi mo inaasahan na ganun yung mangyayari. Kasi, isipin mo, tatanda si Kobe, parang ganun din, magkakaroon ng sariling team. Tapos yung anak niya magiging pro basketball player. Sobrang bigat yung biglaang. Kaya yun, kiramay kami sa pamilya niya, sa mga mahal niya sa buhay. And sa lahat ng fans, alam kong mahal na mahal siya ng mga fans. Pero nawala man si Kobe, andyan pa rin yun. May nakita nga ako sa isang post eh. Andyan pa rin yun sa fadeaway ni, makikita mo yung fadeaway ni Kobe kay Devin Booker, yung Mamba mentality kay Kyrie Irving. Yun. Madami kasi mga players na talagang umiidolo sa kanya. Kumbaga yung mga sikat ngayon, yung mga videos yung kinukuha nila eh. Yung mga videos ni Kobe yung kinukuha niya. Sobrang idolo siya. Kahit pa sa ibang sports, sa kanya kumuha ng inspirasyon dun sa Mamba mentality niya. Can I say, Mamba out. Hi, first purchase. I ended up buying for Shibbo. Hindi namin kasama si Shibbo. Si Shibbo pa din. Can you say? Gutom ako. Naras na ba? 12:30 na kasi. Kaya nagugutom na siya. Yes. Kinakabahan na po ako. Kasi titingin na daw kami na sapatos.
mahirap na pag dalawa lang kami ni Papa nagde-date eh. Mas magastos. Wala. Muna tayo kumain. Mamili na lang tayo. Iulam mo na lang yung bibili mo sa pato. Ay, naku, madali na po siya. Madali na po siya. Nakita na po yung mabigyan sa patos. Paano na? Eh, ba't pupunta tayo sa sapatos? Titingin lang. Titingin ka lang. Same. Ano pag mainit? Ulit kami sa favorite naming fast food na kainan. Which is? Nasaan tayo, Papa? Pepper lunch. Favorite. I got me a watermelon rock salted cheese from Happy Lemon. Sarap. Ayan na po siya. Sa'yo niya, oh. Wow! Hello, friends! Mission accomplished ng Papashibo. Gift ko na yan ng ano pa? Christmas for next year. New year. Birthday. Anim. Ha? Basta yung draft day. Ganda rin yung draft day. Ganda ng kulay. Yun. Thank you sa God Foods. Sa Green Hills. Makikita nyo siya sa Theater Mall. Annapolis Lane? Theater Mall, Annapolis Lane. And thank you guys for watching. God bless. Happy New Year!